Unang bahagi ng 2000s ay ginulat ng isang notorious na grupo ang bansa sa kaliwat kanang balita mula sa radyo at telebisyon, kung saan ang grupong ito ang itinuturong sa larin sa mga mapangahas na panloloob sa mga mall, at ang punterya nila ay ang mga mamahaling mga alahas gamit ang martilyo. Sa kuha ng CCTV, magkakasunod na dumating ang mga lalaking nakasombrero sa loob ng palengke ng Binyan City pasado alas 6 ng gabi nitong Sabado. Huminto sila sa isang jewelry shop. Inilabas ng dalawa sa kanila ang martilyo mula sa bayong at plastic, at walang hapas na pinagbabasag ang mga estante ng alahas. Naging pamoso ang grupong ito sa sunod-sunod nilang panloloob sa mga mall, at binabasag nila ang mga lalagyang salamin ng mga mamahaling diamante at mga iba pang uri ng alahas. Noong taong 2011 hanggang 2014, naging laman ng mga balita ang grupong Martilyo Gang, ang sinasabing nasa likod ng panloloob sa jewelry stores sa iba't ibang mall sa Metro Manila. Milyon-milyon pisong halaga raw ng mga alahas ang nakulimbat mula sa limang malalaking malls na pinasok ng grupo. Grupo sila kung umatake, at walang pinipiling oras ang mga ito sa kanilang mahabang talaan ng kanilang panloloob at pagtira sa mga mall. At kahit katanghalian tapat ay umaatake ang mga ito. Mula noon ay binansaga na silang martilyo gang ng media, at kalat na sa buong bansa ang kanilang grupo. Ayon sa ilang mga artikulo patungkol sa kinatatakutang grupo ay ang pamilya Parihinog sa Ozamis ang bumuo at nagpondo sa grupong ito. Sila ang protektor at may pakana sa binansagang Martilyo Gang. Layunin ng grupong ito ang pagkuha ng mga mamahaling alahas para ibenta sa black market upang pagalawin ang makinarya ng mga Parihinog sa kanilang iba pang iligal na transaksyon. Kinikilalang leader ng Martilyo Gang ay si Ricardo Ardot Parihinog. Sa paglaki ng grupo ay ang lalo pang pagdami ng kanilang mga aktibidades sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Bukod sa kamay nilaan ay pinasok nila ang parteng Mindanao, kung saan ang kanilang unang target ay isang mall sa Zamboanga del Sur, partikular sa Gaizano Mall sa Pagadian City. Halina't ating mas kilalanin pa ang notorious na Martilyo Gang sa kanilang pamamayagpag at pagbagsak sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Taong 2001, unang nakilala sa publiko ang modus ng grupong Martilyo Gang nang atakehin nila ang isang tindahan ng alahas sa Caloocan noong ika-29 ng Abril taong 2001. Sa nasabing insidente, milyon-milyon ang halaga ng mga alahas na kanilang natangay, at sa mga sumunod pang mga taon ay mas lalo pang namayagpag ang gawain ng grupo, at isang martilyo ang kanilang gamit para basagin at sirain ang mga salaming lalagyan ng mga mamahaling alahas. Bukod sa martilyo, gumagamit din umano ang grupo ng bolt cutter upang makapasok sa mga establishmento. Sa oras na makapasok na sila, agad nilang wawasakin ang mga estante na naglalaman ng mga alahas, at doon ay kanila iyong lilimasin. Ayon sa balita, tila walang takot ang grupo na kahit tirik ang araw. Basta't alam nila na maraming laman ang tindahan ng mga alahas, ay kanila itong titirahin. Ika-13 ng Marso taong 2014, bandang alas 7 ng gabi, araw ng Sabado, ay hindi naging hadlang sa grupo ang dami ng tao sa loob ng mall sa Pasay nang isagawa nila ang pagnanakaw. Sa nasabing insidente, 5 metro lamang ang pagitan o layo ng grupo ng Martilyo Gang sa mga pulis na nakapwesto sa assistance desk. Ngunit dahil sa dami ng mga alahas na nakikita nila sa tindahan nilang target, nawala ang kaba ng mga kasapi ng grupo hanggang sa sinimula na nilang basagin ang mga salamin kung saan nakalagay ang mga mamahaling mga alahas. Nang maulunigan ng mga pulis ang salamin na nabasag, agad na nagmasid ang mga ito kaugnay ng kung ano nga ba ang mga kaganapan, at doon ay nakumpirma nila na ninanakawan na pala ng grupong Martilyo Gang ang isang tindahan ng mga alahas.
Matapos sa irin ng mga kawatan ang laman ng tindahan, agad na nagpaputok ng baril ang isang kasapi nito. Dahilan kung bakit nagpanik at nangamba ang mga tao sa lugar. Nang makalabas na sila, doon nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng grupo at mga nakaabang na pulis, kung saan sa 10 kasapi ng grupo, 3 sa mga ito ang nadali noong matamaan ito ng bala ng mga pulis. Isa sa mga naaresto ay si Ryan Bagsawan. Ayon kay Ryan, siya ay niyaya lamang ng kanyang mga kasamahan. Taong 2014, ang nakatakas na pinuno ng grupo na si Soliman D. Makapuro alias Jomar ay natikluden ng mga pulis. Hindi na ito nakapalag sa mga otoridad nang ito ay maaresto sa bahay na tinutuluyan nito sa Las Piñas City dahil na rin sa tulong ng mga impormasyon na binigay sa mga pulis. Ayon sa mga pulis, hindi lamang umano pagnanakaw ng mga alahas ang gawain ni Soliman, kundi pati na rin ang ipinagbabawal na bisyo ay pinasok na rin ito kasama ang kanyang asawa na nahuli rin noong nagsagawa ang mga pulis ng isang follow-up operation. Taong 2015, ang isang tindahan ng mga alahas sa loob ng shopping mall sa Pagadian City, Zamboanga del Sur, tinatayang 5.6 million pesos ng mga alahas ang natangay ng Martillo Gang. Ayon kay Inspector Dalan Samudin, na noon ay Police Regional Office, Zamboanga Peninsula Information Officer, naganap ang insidente bandang 1:40 ng hapon sa M. Luvillier Branch sa Gaysano Mall sa Pagadian City. Ayon sa investigasyon, 5 kalalakihan umano ang kumuha sa armas ng sikyo sa likod ng mall, habang ang 7 naman ang kumuha ng armas ng 2 sikyo na nagbabantay sa mismong tindahan ng mga alahas. Bago tuluyang basagin ng mga ito ang salaming pinaglalagyan ng mga alahas gamit ang kanilang mga martilyo. Upang makita ng mga otoridad ang mga kalalakihang nanloob sa nasabing mall at nakuhanan ng CCTV, nagsagawa ang mga otoridad ng malawakang paghahanap nang sa gayon ay hindi na masundan pa ang insidente. Taong 2017, nang mapasakamay ng mga otoridad ang pinaniniwala ang pinuno ng Martillo Gang ang 4 na taon na nilang tinutugis. Ayon kay Albayalde, na noon ay PNP chief, ang diskarte umano ng grupo ay titiktikan ng mga ito ang mga tindahan ng alahas sa loob ng mall. At sa oras na makapili na ang mga ito, sa loob mismo ng mall sila bibili ng mga kagamitan nila sa pagsira ng mga salamin, katulad na lamang ng martilyo. Taong 2019, pinasok ng grupo ang isang tindahan ng mga alahas sa Binyan, Laguna, kung saan walang nagawa ang matandang may-ari ng tindahan, kundi panoorin ang mga kawatan habang pinapalo ng mga ito gamit ang martilyo ang lagayan ng mga alahas niya. Sa loob lamang umano ng ilang minuto ay nalimas na ang mga alahas na nagkakahalaga ng milyon. Isang pagkakataon naman ng tanghaling tapat mismo pasukin ng 9 na miyembro ng Martillo Gang ang isa pang tindahan ng mga alahas sa Ongpin at nasundan pa ang insidenteng ito nang kanila ring pasukin ang isang tindahan rin ng alahas sa mall sa Bikutan. Sa isang operasyon ng mga magnanakaw sa Recto Avenida ay nadali sila ng mga otoridad kung saan 6 na kasapi ng grupo ang naaresto kasama na ang pinuno ng mga ito na si Ben Panday. Buwan ng Agosto taong 2019, muling umatake ang grupo ng Martillo Gang kung saan sa pagkakataong iyon ay hindi naganap ang insidente sa Metro Manila kundi sa siyudad ng Bacolod. Sa nasabing insidente, nilimas ng grupo ang mga alahas sa loob ng mall sa Bacolod kung saan natangay nila ang mga alahas na nagkakahalagang 4.5 million pesos. Pinaniniwalaan na hawak umano ng mga paruhinog sa Misamis ang grupo dahil ang 3 umanong nahuli at kinasuhan ay residente ng Osami City na sina Marlon Paruhinog, Philip at Kenneth. Sa isinigawa ng mga ito, sinasabing mahigit 3 minuto lamang ang kanilang kinailangan upang tangayin nila ang mga alahas. Sa pagpapaigting ng seguridad ng mga pulis laban sa Martillo Gang, dahan-dahang nawala ang presensya ng grupo sa mga tindahan ng mga alahas at pinaniniwalaang nawala na ang mga ito ng mga pinuno na gumagabay sa kanila dahil na rin umano sa kanilang paglalagyan. Sa oras na mahuli sila ng mga pulis, natakot na ang mga ito. 7 ng Agosto,
Taong 2019, 12 kalalakihan ang sinasabing kasapi ng grupo ang kinasuhan sa salang pagnanakaw. Ang kaso ay isinampa ng FNC Pawn Shop and Jewelry at Howling Jewelry Store. Ayon kay Police Major Charles Hever na siyang head ng Police Station 8, sinabi niya na ang 2 empleyado ng nasabing tindahan ay nakatanggap ng special power of attorney authorizing them na magsampa ng kaso sa korte. Sa kabilang banda, ang mga kapulisan naman ay mas pinalalawak pa ang kanilang operasyon nang sa gayon ay mawakasan at hindi na madagdagan pa ang bilang ng mga tindahan ng mga alahas na nabibiktima ng mga pagnanakaw ng mga gang, lalo na ng grupong Martillo Gang na likas na notorious at masama. So ngayon, lamunahan.